Karagarag, welcome back to my vlog. Isang napagandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito ang ating Miss International Queen Philippines 2022 menopausal destruction look. O, diba? Paka kay beauty si Kuragan ay bigaon. Diyo kaayo ko sa ako mga pa-outfit ay as in. Nagawan pa rin natin ng paraan i-DIY ang palok ng winner ng Miss International Queen Philippines 2022, walang iba kundi si Posia. O, diba? O, asa pa ka? Abtik kay si Kuragan ba? Energetic kay kung mangkupya-kupya, no? Yung ano ba? Yung pang ano lang, ha? Yung pasimple mga ano lang. Kapi-kapi lang sa mga beauty queen, ha? Beauty queen kay dagway si Kuragan, o. Oh. Diba yung look earring ko? Oh, DIY. Ginawang banggol ni Kuragan. Itong pa, ano, pa... silver ni Kuragan. Ewan ko sa alaga ko to, nakita ko lang, sinuot ko kasi nga, nasa ano lang pwede na niya ginamit, o, diba? Bigaon siya guys, Kuragan, o, eh. Gwapa ka ikaw. Miss International Queen, pagkay ang beauty ni Kuragan, no? O, dahil nga, bakit ito si, ano, si Posia yung, ano, look ni Posia yung ginaya ko for today? Kasi siya nga yung topic sa araw na to. Kasi nga siya yung winner sa Miss International Queen Philippines 2022 na lalaban sa Thailand. O, diba, excited kayo na ako? Naging excited din ako sa pageant na to nung napanood ko kahapon. Kasi ang gaganda talaga nila lahat. Nakita ko yung mga beauty ng ano ba, mga kandidata sa Miss International Queen Philippines. Gupahan nila, oy, lupigan man nga itong, lupigan dyan itong beauty ba, sa beauty nila, di ba? So, isa talaga sa paborito ko noon ay si Lars Pacheco. Kasi nasundan ko yung journey nila, ni Lars Pacheco nung lumaban siya sa, ano ba, Showtime, bitaw? Gwapa kay si Lars Putunda, pero ang, yun nga lang, hindi pinala, nakapasok si Lars Pacheco ngayon sa top 10 lang. Diba, nung lumaban siya kahapon. At eto na nga yung mga latest, mga intriga, mga pa-issue na pinag-uusapan ngayon sa social media. Nagwarla-warla dyan ang mga fans sa ano, Miss International Queen Philippines 2022. Dahil nga, sabi ng mga ibang fans ni Anne, mas deserve daw ni Anne ang corona kaysa sa winner na si Posia, diba? So, base naman sa nakita ko kung beauty ang pag-uusapan, pariho naman silang lahat na magaganda. Pero mas gusto ko talaga yung beauty ni Posia. Babaeng babae siya eh. Talaga ba? Lupigan yun ang atong beauty ni Posia. Posia. Tama ba yung pronunciation ko sa pangalan niya? Noong nakita ko kasi yung beauty niya, para siyang ano, pinaghalong isa, ano, si, sino nga yun? Si Calzado nga. Si Isa Calzado at saka si Mariel De Leon. Yung pinaghalo yung beauty niya. Base sa mga picture na nakikita ko, ewan ko lang sa inyo ha. Tapos, yung boses niya, babaeng-babae talaga. Tapos yung aura niya ba, yung tindig. As in, di mo talaga siya maano na, ay, talaga. Talo niya talaga yung beauty na isang ano, ordinaryong babae, gaya ko. Yung mga hampas lupa, yung hampas lupang beauty ba, gaya ni Kuragan, di ba? Gwapa kay siya ay. So, masasabi kong, deserve niya talaga yung corona. So, kahapon nga, napalitan ng ano, mga opinion yung mga netizen kung sino nga ang dapat na winner. Kasi nga, isa din itong ano eh, parang lutang din yung ano, yung host na i-announce niya yung kung sino yung winner. Kasi nung in-announce niya yung winner, sabi niya, i-announce niya yung first runner-up, kaso 20, tapos dinugtungan niya ng 3, so 23. So, na-shock din yung ano, first runner-up na si Anne. Baka, kasi yung reaction niya talaga is, ako ba yung winner? Ako ba yung first runner-up? Hindi natin masisisi din yung naging reaction ni Anne. Kasi yung announcement ng host, parang ano din, sabaw. Di ba kahit naman sino mag-react talaga ng gano'n na, ha? 20, tapos biglang 20, tapos dinagdaga ng 3. Hindi naman ang diniritso, 23 pa. Pinatrailing pa talaga niya ba? Di ba ngayon, naging issue talaga, pinag-uusapan siya ng netizen sa social media. At sabi nga ng iba na bitter daw si Anne sa naging reaction niya nung tinawag siyang first runner-up base sa kasi sa kanyang reaction. So, ginawa ng ano, issue ng mga netizen na, ay, bakit hindi daw matanggap ni Anne? So, kanina nga, nabasa ko yung ano, official statement ni Anne base doon sa kanyang naging reaction. Yun nga, naging, ano lang siya, confused siya sa naging ano, announcement ng host na 23. O, diba? So, yan, support na lang tayo sa mga kandidatang lalaban sa international stage, lalo na ngayon si ano si Posia na ang ganda, palaban na laban kasi nakita ko yung mga kalaban ni Posia sa Miss International Queen sa ano sa mga iba't ibang bansa. Ay nako, angat talaga yung beauty niya. Nakita ko yung beauty ni Vietnam, nako.
silang dalawa yung, ay, ang gaganda. Yung ano, yung sata, yung sa Indonesia, sa Thailand, parang, ay, wali lang. Pero kay Vietnam talaga, doon ako, ay, laban na laban to sa beauty ni Fuchsia, mga karagkarag. At, yun na, so, nilinaw na talaga ni Anna, walang, ano, wag bigyan ng mali siya yung naging reaction niya nung i-announce na first runner-up siya at winner si Fuchsia. Kasi lahat naman talaga sila deserve sa corona. Kaso nga lang, dahil beauty pageant nga to, bawat expression ng mukha mo, pag ano, nasa top 2 ka, talagang, uy, bubusisiin talaga yan ng mga netizen. At ito pa isa sa mga issue, mga karag-karag na pinag-uusapan din kahapon, tungkol nga, bakit hindi ginawang live ang Miss International Queen Philippines 2022. Kasi kailangan mo pa talaga magbayad ng 400 pesos sa KTXPH sa website, gaya ng ano ba, Miss Universe, di ba? Miss Universe Philippines, doon natin mapapanood yung ano nila, coronation nila. So, ang ginawa ng Miss International Queen Organization, kailangan mo magbayad ng 400 para mapanood mo yung live telecast nila. Kaso nga, may nag-live sa social media yung mga nanood na live doon, ni live nila. So, ayun na, lugi pa rin sila yung resulta. Kung, katabihan ako, baka ko na lang dito. Kung ginawa na lang sana nilang ano, no, na pa-live yung buong ano nila, show nila, siguro mas ano, maging maingay pa ang Miss International Queen sa susunod na edition. Kaso sabi nga mga, ng iba mga netizen, pinagdamot pa. Well, hindi natin hindi rin natin masisisi ang Miss Universe, ang Miss International Queen sa naging ano nila, desisyon nila na magbayad ng 400, kasi nga business, 'di ba? Siguro wala sila masyadong malaking sponsor, so kailangan din nilang kumita para makapondo para sa next edition at para din sa pa-premyo. So, yun nga, kaso nga lang daw, yung nabasa ko mga komento sa mga netizen, wala daw ano nanood sa ano live ng nilagay nila sa KTXPH. So, yun ang maging, yun yung mga latest na mga pa-chismis, mga pa-intrigang pinag-uusapan sa naganap na Miss International Queen Philippines 2022. O, diba, bongga? So, yan ang mga karag-karag, at bago tayo magtatapos, para kayo rin ang makahusga sa live na Q&A kung sino nga ba sa tatlong to ang deserve sa corona. Para sa akin, deserve ni anuhan, ni Fuchsia. At base sa mga sagot nila sa top 3, panoori natin to para fair tayong ano ba, mag-judge na ay, talagang deserve niya, ay, hindi pala. Watch this. To people to stay strong, especially in this challenging time. I have been experiencing a lot through these years, and this pandemic, I stay strong and stand because I know I have the purpose to this world. And if I will be Miss International Queen, I will tell to the world to have a strong faith in God and stay strong. Thank you and good evening. Thank you very much. Champion number 20. Beautiful, just in time. All right, now here we go. Let's find out what candidate number 24 has to say about this round of the competition. Well done, once again, candidate number 20. Beautiful, Miss number 24, please take the center stage. Here you go. Congratulations, top three, nandito na. Finally, we are at this point. We are one step closer to the crown. Yes, finally, after so many months of preparation with Miss International Queen, let's give a round of applause to Mommy Michelle Monte Carlos, please. Thank you so much. And might as well, with the backbone of Miss International Queen Philippines, which is our sponsors, please let's give them a round of applause. Absolutely. Thank you. All right. Now, candidate number 24, you sound like you are more than prepared to answer this, so I'm going to go ahead and ask you the question, okay? Sure. Here we go. Question is, if you step foot on the stage of Miss International Queen in Pattaya, Thailand, what will be your message to everyone regarding what is happening in the world right now? Once again, if you step foot on the stage of Miss International Queen in Pattaya, what will be your message to everyone regarding what is happening in the world right now? The only message that I can actually tell them, especially in MIQ Pattaya, is in a world where equality and respect, it is not being asked, it is being earned. And whatever we do, whatever the circumstances and the struggles we've been through,
let's tell everyone our story, share them, so they will know that we are here, that we exist, that we need ourselves to prove to them that the trans women community is not just for mockery and mistreatment, but all of us need. The wonderful answer. Thank you very much. Down to the number 24. Moving on down to our last finalist. We have candidate number 23. Patricia, congratulations. Top three. Here we are. I'm going to go ahead and ask you your final question. Are you ready? I am more than ready. Let's do it. Your question goes like this. If you step foot on the stage of Miss International Queen in Pattaya, what will be your message to everyone regarding what is happening in the world right now? One more time. If you step foot on the stage of Miss International Queen in Pattaya, what will be your message to everyone regarding what is happening in the world right now? Being in the Miss International Queen stage in Pattaya, Thailand is such a huge privilege for me. If I'll be given a chance to give a message to the world right now, is that an act of kindness can change the world. Especially right now when we are experiencing this pandemic, COVID-19, we tend to forget the most important thing in just to give an act of kindness to one another. Always remember, there's nothing much more beautiful by doing something that it can benefit to others. Thank you so much. Ayan ang mga karagarag na panood na natin ang Miss International Queen Philippines 2022 sa kanilang Q&A sa top 3. Sino nga ba ang may pinakamagandang sagot at sino nga ba ang deserve sa corona base sa mga reaction ng mga netizen? Mag-ingay tayo sa comment section at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pampang good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babaeng laging nagkaragarag. And see you in my next vlog. Bye-bye!